Gawa tayo ng ano, play acting tayo. Para ano, baka sabihin nagmamagaling tong dalawa eh. Baka sabihin ng iba. Eh kung kayo nandoon, ano ba itatanong niyo? You go first, you go first. Okay. Ako si ano, ako yung presiding officer, no. Ako si Senator Coco Pimentel. The gentleman from Quezon City has the floor. You may now ask the highly respected former president. You Mr. have 10 president, minutes. Mr. President, sabi nila ikaw ay serial killer. No? Ikaw daw ay serial killer. Ikaw yung number one serial killer sa kasaysayan ng Pilipinas. PI ka! Di ba hindi naman totoo yan? No? Sino ba yung mga nagsasabi niyan? Di ba? May comment ba kayo? Okay ba? PI! Okay ba? Accurate ba? Accurate? Accurate. Hindi ka kasi abogado. Hindi ka naging prosecutor. Hindi ka naging mayor. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Yan, tama. Tsaka, ibahin mo ang policy. No? Oo. Hindi mo ba naunawaan kung ano ibig sabihin ng policy? Diba? We would like to remind the gentleman from Quezon City to be mindful of his behavior because he is asking questions addressed to a former president. Be respectful, sir. That is, ikaw pa yung sinabihan, no? That is theoretical, no? Just theoretical, no? Ako, pwede ako magtanong. Oh, ikaw. Kasi, recognize ako. Mr. President, unang-una, sana po okay po yung pakiramdam nyo kasi medyo may edad na po kayo. Tapos talagang inabala pa po namin kayo. Pasensya na po. Pero gusto ko lang pong paalahanan yung ating mga kasama po rito sa Senado. Dapat po irespeto yung karapatan ninyo bilang isang resource person. Opo, kumusta po ba? Kumain na po ba kayo? Hindi po ba kayo nalalamigan sa aircon? Malambot po ba inuupuan nyo? Okay lang po ba kayo? Naiihi lang ako. Naiihi na po ba kayo? O gusto nyo po ba ng ano? Gusto nyo po ba ng 3-hour break? Para mag-break po muna tayo ng 3 oras para po makapag... Hindi. Kailangan ko yung 3 hours para linawin yung binuo kong death squad. Sige. Mr. Chairman, itatanong ko na po yung tanong ko. Sige, tanong mo na. Sige po. Tanong mo na. Gaano po ba... Totoo yung tanong mo. Girlfriend ko si Garma. Wala pa akong tinatanong. Wala pa. Mr. President, gaano po ba... Napakapangit yung babaeng yun? Gaano po ba kalaki yung gandang idinulot ng inyong kampanya laban sa illegal na droga? Gaano po ba katindi yung benepisyo nito sa ating bansa? Dahil alam ko naman po, wala po itong naidulot na kahit anong kasamaan. Wala pong pagkukulang, wala pong paggumalabi. Sa pag-usapan lang po natin yung totoo, gaano po ba talaga kalaki yung benepisyo nito sa ating bayan na hanggang ngayon po ramdam na ramdam natin? Pwede na ba ako? Hindi dahil sa aking death squads, no? Kung hindi dahil sa aking tokhang, tayo ay isang narco state na ngayon. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng narco state? Pakipaliwanag po, hindi ko po alam. Napakamangmang ko po. Eh kung hindi mo alam, hindi mo na malalaman. Okay. Tapos follow-up question, Mr. Chairman, no? Kahit ako po ay kasama na po sa administrasyon, gusto ko lang pong i-manifest na talagang grabe na po yung problema sa illegal na droga ngayon. Talagang nanumbalik po. Isang katutak po yung krimen. Yun po. Kaya maraming salamat po sa inyo, mahal na Pangulo, sa 6 na taon na katahimikan at katiwasayan ng pamumuhay. Maraming salamat po, Mr. President. Wow. You're welcome. No? Ang dami kong pinatay yung rehab center. Dahil tingin talaga sa mga addict at mga pusher, pwedeng i-rehab. Yung sinabi ko dati na yung mga addict ay hindi na pwedeng i-rehab dahil yung kanila mga utak ay natunaw na. Hindi totoo yun. Joke lang yun. Kaya ang main strategy ko talaga ay rehab. Oo nga po, no? Tsaka napaka-successful po ng Mega Drug Rehabilitation Center na ipinatayo po ninyo sa Nueva Ecija, no? Talaga napuno po. Pulong-puno po. Gamit na gamit po. Lalo na yung
Lalo na yung pinatayong pinagmamalaking rehab center ni Cynthia Villar. Sa Las Piñas. Mm-hmm. Malaki talaga tulong na. Oo. But yung spoof natin parang saktong-sakto sa mismo mga tinanong. Parang parang walang imbento. Bakit ganoon? Parang ganoon na ganoon yung ano, parang ganoon na ganoon yung linyahan eh, di ba? Makaka-level talaga natin yung mga senador. Makaka-level natin. So, ganoon pala, no? So, kung tayo rin yun nandun, malamang ganoon din yung ating pagtatanong, no? So, parang sayang yata yung pasweldo sa atin ng mga taong bayan, no? Sayang. Hindi naman. Hindi naman. Diba? Dahil, hindi naman. Sabay, ganoon naman talaga, no? Meron lang ako advice sa ilang mga senador, no? Huwag na kayong magpa-presscon pagkatapos. Diba? Umukha lang yung tangi. Parang yan yung kwan, yung impeachment ni GMA dati. Oh. No? Sabi ng isang kongresista from the north, sabi niya, ay, tingnan mo itong mga kasama ko. Hindi niya alam na nakabukas pala yung mic niya. Tingnan mo itong mga kasama ko. No? Nag-i-explain the boat pa. Eh, lilaw-lilaw, mali yung boto nila. Pero nag-i-explain the boat pa. No? Hindi niya alam, nakabukas pala yung mic niya. Rinig-rinig siya. Okay. Tsaka yung ano, suggestion lang sa ibang mga senador, total bakasyon naman, kung hindi naman kayo umattend dun sa hearing, huwag na kayong, ano, huwag na kayong magpa-presscon kasi matatanong pa kayo tungkol dun sa hearing eh. Na pwede nga tinakasan nyo, iniwasan nyo, di ba? Iwas-iwas na, no? Dadagdag pa eh. Ilang naman. Yung isa pang senador nga, nagsalita, napanood ba yung kanyang paliwanag na hindi na kailangan ng hearing dahil nasagot na lahat. No? Nasagot na lahat ng presidente. Sabi niya. Sino to? Sinong nagsabi? Kapatid, sino? Kapatid ng isang senador na nandun sa hearing. Si JV ba to? Mukha. Parang hindi pa yata nasa, parang hindi pa yata nasagot. Sayang naman daw ng kwan. Sayang daw yung oras. Sayang daw yung oras sa ganyang klaseng mga hearing. Tigil na raw yan, tigil na. Parang ang sayang na oras yung oras na inilaan doon sa ibang mga senador na walang kwenta yung tanong eh. Parang yun ang sayang eh. Sino? Sino ron? Sino ron? Kung hindi ko sinabi si Jinggoy ah. Hindi ko sinabi si Jinggoy. Parang wala naman ako narinig na sa senador na walang kwenta yung sinabi. Parang wala rin. Wala rin ako na. Sobrang makabuluhan. Dami ko natutunan eh. Hanggang gabi hindi ako makatulog dahil pinoprocess ko eh mga narinig ko. Ikaw ba hindi mo pinoprocess? Ako rin. Pinoprocess ko. Oh, hindi ko pa rin kinaya. Gaganda kaya ng mga tanong ni ano, ni Bato. Yan nga. Diba? Actually, yan, the best na ano sa akin, yung opening statement, yung kay Robin. Magaling. Bilib ako doon. Diba? Galing. Ilang araw niya pinractice yun. Ang sa akin niya, isipin nyo, no? Maganda siguro, mas tingin ko mas magiging maganda yung Senado natin sa susunod. Isipin nyo kung manalo si Mr. Epektibo. So meron ka ng Robin, yan. Meron ka pang yan. Philip Salvador, 'di ba? Kung manalo uli si Bato, si Bongo, eh ba grabe na, 'di ba? Tapos yung senador na bakit mo siya tatanungin kung anong gagawin niya? Hindi pa nga siya nananalo. Ah, oo. Diba? Oh, pero tumulong naman 'yun, ah. Tumulong naman ha? 'Yun. At least honest siya, 'di ba? Oo nga, oo nga. Naka 'di ba sa school nga merong A for effort eh. O di merong ano? May puntos kahit pa paano honesty. At least umamin. Yung ibang hindi umaamin eh. Bakit sila tumatakbo? Nagpapalusot pa eh. Ayaw pa sabihin na wala nga ako alam eh. Pero tumatakbo. At least to umamin, di ba? Umamin. Tatanungin niyo ako, di ba ako nananalo? Di ba? Very frank. pwede kang gawin niya, no? Mag-file tayo next time. Bakit tumatakbo sa pagka-presidente? Di pa ako nananalo, tatanungin mo na ako. Ano ka? Saan ka lang galing? Pwede nga tanong mo ko. Pwede? Pwede ba i-try yan sa, ano, sa job application? Job interview? Nalalo na. Hindi pa alam kung ano gagawin. O, di ba? Oo. Tama. Pero pwede sa trabaho yan, di ba? Ba't ka nag-a-apply ng ano? Dito sa kumpanya namin. Mo tinatanong ko ng gagawin ko rito, ha? Di pa ako tinatanggap, eh. Di ba? Iba talaga ang ano natin, no? Pero ito,
Ito na, may information sa Quadcom, no? Sila itutuloy nila investigation nila. So, hindi ko alam kung... Papatawag nila si Digong. Papatawag nila. Oh, ipapatawag nga si Digong. Oo. Pero ito pala, ibig sabihin, kung itutuloy yung Senate investigation, eh, ano pa bang mapupura nila dyan? Eh, the very first time that they did it, they dropped the ball big time. Diba? Hmm. Binigyan lang nila ng napakalaki at napakahabang plataforma yung dating Pangulo para pagmumurahin niya sila. Diba? Hmm. So, ano mapapala natin sa susunod dyan? Well, the very fact na merong isang senadora, no, na kinoconfront si Digong, no, tungkol sa kanyang mga pagmumura, tungkol sa kanyang pagbanggit sa impyerno, tungkol sa kanyang policy formulation, no, et cetera, et cetera. No? The very fact na may nagaganon isa lang napakagandang dahilan para magkaroon pa ng isang hearing na nandun si Digo. Talaga. Eh kaso mag-aaroon kaya ng kahit papano back up itong si Sen. Teresa Ontiveros kasi nag-iisa siya ron eh. Yung isa na kaisa-isa ang kasama niya sa minority na presiding officer under the guise of neutrality and na-accommodate pa tuloy yung si Duterte. Diba? Pero I mean, sino una maka- kasi na una na expose yung ibang mga senador na sobrang gagaling, no? Na. Ikalawa, two-edged yung ginawa ni Digong eh, di ba? Na playing to the crowd, no? Reprising yung template niya. Hopefully ay magkaroon siya ng added relevance dahil matagal na siyang dumadaos-dos yung kanyang relevance. Pero two-edged 'yan dahil hindi pa rin maaalis sa kanya yung hubris eh. Magmamalaki pa rin siya kahit ipahamak niya yung kanyang sarili. Halimbawa sa ICC. Kahit ipahamak niya yung kanyang sarili, halimbawa sa mga posibleng kaso na isampa sa kanya, wala siyang pakialam. Ang kaibahan dito kasi, under oath siya. No? Under oath siya. So, may mga oportunidad na binubuksan siya. No? Yung ganong klaseng hearing. Kahit pagpalagay mo na, na binigyan mo siya ng entablado. At pauli, habang na-expose yung ibang senador, may isang senadora na umaangat kahit papano. Ang tawag ko dyan, and I don't disagree, no? I actually agree. Ang tawag ko dyan, ano? Silver lining or unintended consequences. Pero mas maganda sana kung ano yan, eh. Nagbunga dahil sa isang matinong plano. Diba? Hindi yung bilangan na lang unintended natin yung ating unintended. Kumbaga, nakita naman natin eh. Pero marami kasi sa buhay unintended. Weird lang eh, no? Sinabi ni Duterte. Yan, yung isa dyan, DDS. Yan, si Bato. Imagine ko, ano, kaya naramdaman ni Bato nung tinuro siya DDS. No? Napilit na mag-manifest pagkatapos eh, no? Later. Nagbibiro lang daw si dating Pangulo. Well, in plan of mice and men. Usually, hindi lang nangyayari yun. Diba? Usually, malaking bahagi sa buhay, uwi daw eh.